eto na guys, gagawin na natin ito. Umpisa na natin ang ating paglalagay sa ating tracker. So, makikita nyo, nandito yung tracker natin. Dito muna tayo sa orders. Punta tayo sa site ng Sitaw. Sa site ha, hindi sa apps. Sa site. So, punta tayo dito sa account. So, eto guys, lalabas na dito. And click natin itong apat na square dito sa bandang kaliwa. Then, click orders. So, dito, ilalagay natin kung kailan kayo nag-start. Ewan ko kung kailan kayo nag-start. Pero, sa akin is kasi hindi ko na ma-encode yung from simulang sa simula talaga. So, mag-start ako ng March. Total, March na lang naman ang aking hihintay yung mga receive orders. So, ilalagay natin is March 1. Then, lalagay natin is April. Dahil ngayon ay 6, ang gagawin natin ay sa 1 day after. So, 7. Yan. Okay. Then, pag lumabas na yan is click export. Order export. So, yan. Nakalagay is download again. Siguro may download na ako dito pero i-download again ko ulit. Then, click open. Ayan. So, kung makikita nyo, yan, nandito na sa ating, ano, ang mga pick natin, ano, lahat yan, simula A to M. So, ang gagawin nyo, guys, is, click nyo yan, yung may, ano, yung tawag dito, yung mismong date, yung pinagsimulan ng date nyo. Tapos, ganito ha, click. Tapos, yan, magiging, lalahatin nyo siya. Ika-copy nyo. Kasi ito, ano, cellphone friendly to. Kaya, much better na cellphone na lang gamitin nyo para, ano, depende sa inyo. Kung gusto nyo naman laptop ang gamitin nyo at mayaman kayo, may laptop kayo, ay di laptop ang gamitin nyo. Kumukuha ang ginawa ko ay cellphone para at least ako ay mas madali. Kahit nasa trabaho, pwede ako mag-encode. Yan. Then, ika-copy natin. Copy. Then, punta tayo, guys, sa ating sheet ng, ano nga, ng Sitaw. So, yan, punta tayo sa orders. Then, dito nga, yan. Eto, pipindutin nyo yung meron akong iniwan dyan kasing nakalagay. So, doon kayo, doon nyo pipindutin sa may date na yan. Yan, dyan ha. Then, long press. Then, paste. So, yan. O, kita nyo. Lahat yan ay nandito na. O, kita nyo. Lahat. Lahat. O, nakalagay na dyan. Kita nyo. O, hanggang dito sa letter M, yan ang ipipaste nyo. Then, eto, automatic na tong papasok. Yan. Automatic na yan. Yan. So, kasi doon sa ating kinapi, nakalagay na dyan kung alin na na-deliver. Halimbawa, itong na-deliver na to, o, diba? O, nakalagay na dyan kung ilang days. Days ng, ilang days bago nyo na-receive. O, naka-return freeze na siya. Naka-freezing money na siya. Return. Bakit return freezing money yung nilagay ko? Dapat return wallet balance pala. Ano ba yan? Return wallet balance. Sorry, hindi ako ganun ka-experto. So, nakalagay na dyan. Itong importante, yung return wallet balance, ano? Nakalagay yung return freezing money. Papalitan ko na lang. Return wallet balance, makikita nyo dyan kung kailan babalik yung pera. Yun napaka-importante. Kasi, kapag nga, halimbawa, dumating na, ang na-deliver na plus 3 days, so, kitang-kita nyo dyan date, makakapag budget kayo kung kailan nyo, kung halimbawa, ay naku, wala na akong pera, bukas kaya ay may dadating. So, makikita nyo dyan yung date. So, tapos eto guys, yung bloom ito, na merong freezing wallet balance, mamaya ko explain sa inyo. So, yan, automatic yan guys. Tapos, eto o, kung makikita nyo, automatic din siyang papasok kung ilan ang order nyo, ilan ang na-pick nyo,
ilan ang na-deliver na, ilan ang on the way, ilan ang confirm, ilan ang total pending mo, at ilan ang cancel. Ayan. Tapos itong colors na ito, kung makikita nyo kung ano mga colors dito, yun na ibig sabihin, yun lang yun. Pa-etching-etching ko lang. Then tayo dito sa penalty. Sigurado may penalty tayo. So balik tayo sa ating account. Then click uli natin yan. Then click natin yung wallet. Then click natin ang penalty record. Ito. Yan. Then, yan, kung makikita nyo, meron tayong mga penalty to. So, halimbawa, tulad ng akin, ako ay, tawag dito, March yung inilagay ko. So, yung March lang, kukunin ko ditong penalty. Kasi nga, March lang naman nilagay ko. Kaya, ang kukunin natin. Pero kung kayo, halimbawa, kayo ay lalagay nyo yung buong, inyong buong sales. So, yung buong deduction ang kukunin nyo. So, ito, ikakopy ko lang, guys. Ikakopy ko lang yan. Okay, copy. Then, babalik tayo dito sa penalty. Dito sa ating tracker. So, ikiklik nyo dito sa baba ng number. So, yan. Tapos, ipipaste nyo. Isang click or long press, paste. So, yan. O, makikita nyo. Kita nyo dito, o. Hindi ko pa kasi naiilagay. Automatic din papasok dito. Kasi, kaya negative 256. Kasi, meron pa akong gagawin dito para pumasok yung total profit. Mamaya ako ipapaliwanag sa inyo. So, tapos na tayo dito, guys, ha. Okay, tapos na tayo dito. Ngayon, dito naman tayo sa wallet. Sa wallet history naman is punta uli kayo sa Sitaw. Then, click nyo uli yung apat na kwadrato. Then, click nyo ang wallet. Then, click nyo naman yung wallet balance history. Dahil ito naman, guys, ay monthly mo lang pwedeng i-download. Pwedeng, pag nag-download ka ng March, March lang. Pag nag-download ka ng April, April lang. So, eto guys ay March. Magda-download tayo ng March. Tapos, March 1. Then, ating ilalagay ay April 1. Para cover na yung March 1 to March 31, ha? April 1 lalagay nyo. Okay. Then, click download. Tapos yan, okay. Kita nyo, do you want to download? Download again. Then, open. Yan, makikita nyo ulit dito, oh guys. So, yan. So, ang gagawin nyo is kakopy nyo ulit, ha? Dito lang sa may simula ng date. Tapos, abot nyo hanggang dulo. So, yan hanggang F. Bumalik. Ano ba yan? Mahina ang kamay ko, guys, ngayon. Pagod na. Yan hanggang F. Yan. Tapos, baba tayo hanggang kababababaan. Yan. Tapos na ba? Tapos click uli, copy. Then balik uli tayo dito sa tracker natin. Yan. Then dito uli sa date. Yan ang ipipress ninyo. Tapos paste. Oh, yan guys. Tapos, eto, nilagyan ko ng color. Yan. O, kita nyo, may color red. Ang ibig sabihin niyan, iyan ay pumasok na sa wallet natin. O, diba? Freezing money to wallet balance. Ngayon, ang gagawin nyo is, ikakopy nyo dito. Ikakopy nyo yung tapat ng code. Ikopy nyo. Copy. Then, pumunta kayo sa
order. Then, find. I-find ninyo. Yan. At, mag-i-square siya. Yan. Makikita nyo yan. So, ang gagawin nyo ay... Ang gagawin nyo, ano ba number nun? Number 41. So, ang gagawin nyo ay i-click nyo itong no na gagawin nyo namang yes. Yan, automatic na papasok yung return wallet, return capital, at saka profits. Tapos, yan. Kita nyo yun, may profit ka na 30 and 38. O, diba? Automatic yan, guys. So, ganyan. Ulit-ulitin ninyo lang. Doon nyo tingnan. Tapos, pumunta kayo dito sa order. So, yun, guys. Then, punta kayo sa need to pick. Yung need to pick na yan, automatic din, guys. Na maglalagay dyan. Yan ay from sa orders. Pupunta dito yung mga order na tawag dito na pending, tapos ang amount niyan is from maliit to malaki na, o di ba? O so ibig sabihin yung pinakamaliit mo nang unahan yung i-pick. Ang gagawin nyo, guys, sa limbawa yan, eto need to pick, ano, ay ano, need to pick, kailangan ko itong i-pick dahil ito lahat ang pending. I-copy nyo din yan. Copy. Then, guys, dito kayo pupunta sa apps naman ng Sitaw. Kasi hindi ma-search doon sa, tawag dito, doon sa site. Kasi yung sa site, ikakopy-copy lang tayo ng mga details doon. Dito ako sa apps pupunta. Kasi mahirap mag, ano doon, kumuha ng mag-search. So, account. Then, orders. Then, search my order. Then, i-paste nyo. Then, done. Tapos yan, lalabas na yung order sa iyo. O, diba yan? I-click mo lang, then pay order. So, ganyan. Yan, guys. So, balik tayo dito. O, diba? Napakadali, guys. Tapos, dadali yung buhay natin. Punta tayo, guys, sa income. So, yan, guys. Oh, dito naman, sa total recharge, ay pupunta tayo sa, paliitin natin, punta tayo sa site, ha? Pagkukuha kayo ng mga info, sa site tayo pupunta. Hahanapin natin ngayon. Dito uli. Tapos, wallet. Tapos, eto, wallet recharge history. Iyan ang ikakopy nyo. Ilolong press ninyo hanggang yung buong yon. Yan, then copy. Then, pupunta tayo dito. At dito nyo ikiklik sa, eto, sa date uli. Dito pala. Dahil may number siya. Tapos, pipaste nyo ulit. Yan. Hari, ipunta-punta nyo na lang doon, ha? Yung approval. Dahil pag kinakopy siya, ayaw siyang umano eh. So, dalhin nyo lang doon. Okay. Yan, oh, 'di ba? Automatic, guys, siya na pupunta ang price dito, oh. Kita nyo? Total recharge, oh. Kung anong total nito, pupunta doon. Tapos eto sa partnership income ay nakalagay na naman akin. Ganun din ang inyong gagawin. Kung may partnership kayo, ay papasok 'yun sa wallet balance nyo. Then ito affiliate income withdraw, ang ginagawa ko is dito naman ako papasok sa affiliate. Tapos, withdrawal request. Yan, lalabas dyan din. Ayun uli, copy uli. Yan.
Hirap talaga mag-copy pagka ang kamay ay ano na. Tapos, copy. Then, punta tayo dito sa affiliates, income, and doon tayo click sa date kasi wala namang number yon. Then, paste. So, yung guys, kung ganito ang lalabas sa inyo, ay iabante nyo na lamang. At hindi makapi lahat mismo. Yan. So, iayos nyo lamang ang tayo. Then, dito naman sa withdrawal, ay pupunta naman kayo dito. Kung magkano na na-withdraw mo. So, sa wallet balance kayo. Then, dito sa kabababaan, withdraw request history. Yan. Long press uli. O, copy. Tapos, ilagay nyo doon. Paste. Yan, tulad niya, may number siya. So, ginagawa ko doon ang number yan. Itama nyo na lamang guys kung anong style ha. Para ano, nandiyan naman yung sample. Para maganda yung ano. O, kita nyo guys, yung lahat ng iyan ay eto. Kita dito. O, yan na yung mga total. Total recharge, yung partnership income ko, tapos affiliate, tapos withdrawal, service yan. Okay na yan. Ayon. Aalisin ko guys to kasi inilagay ko na doon sa kabila yung padalawa. Kasi, kaya pala mas malaki na. Kasi, dalawa na yung akin. Yung top up kung iyan, ibig sabihin niyan ay yung income ko sa partnership. So, yun guys. Ganun kasimple lang guys ang paggagawa ng ating tracker. So, medyo mapapadali ang buhay natin. And, ang ano ko lang sa inyo is di, importante lang naman dyan ay yung malaman mo kung kailan dadating ang inyong kaperahan. Yan, dito sa blue tone, nandito ang date. Yan, tapos profit, ganun. Tapos ito automatic nga pala to, na kapag nag-encode ka dito, kung mag-i-encode ka ng malaki, yung may malaking order dito. Teka, ating i-check kung may malaking order tayo dito. So, yan guys. O, kita nyo, meron akong malaking orders. Automatic yang maglalagay ng percent. Kung ilang percent. So, eto, 1180. Kumbaga, 12%, pang 12% ko yun. So, yun guys. Ayun guys. So, thank you. And God bless.